hazard lights. Saan at paano ba ang tamang gamit nito? Una, pag may aksidente o nasiraan ka, nasiraan ang sasakyan o motor mo sa gitna ng kalsada, para maalerto yung mga nasa likod mo na kailangan nilang magbagal o huminto. Pangalawa, pag pansamantalang nagpark ka sa alanganing lugar, pansamantala, hindi yung aabutin ng ilang oras na nakaparada. Pangatlo, wala to sa traffic rules based doon sa TDC ko dati sa driving school. Pero, considerate na to sa ganitong sitwasyon. Pag walang ambulansya at ang pasahero mo ay nangangailangan ng atensyong medikal at dapat dalhin sa ospital, pwede mong gamitin ang hazard lights. Kasabay nito ang madalas na pagbusina para maalerto ang mga kasabay mo sa kalsada. Yun lang tatlong yun. Pero, ang dami kong nakakasabay sa daan na kamote gumamit ng hazard lights. Moving naman, at wala namang sakay na pasyente, pero continuous na naka-activate ang hazard lights. Makukumpuse yung mga kasabay mo kung ano bang nangyayari sa'yo at saan ka baliliko dahil hindi mo din magagamit ang signal lights mo. Ilan din gumagamit nito yung mga nangangamote sa kalsada at mga entitled na naka-big bike with matching blinkers at lahat ng ilaw bukas. Maling-mali. Gago! Maling-mali yun. Inutil! Tarantado! Masyadong inaabuso yung paggamit ng mali ng hazard lights. Tulad nitong nakasabay kong to, Joyride Rider. Simula domestic road hanggang sa tapat ng duty free, naka-activate lang yung hazard lights niya. Kita mo naman, di ba? Ito yung example ng tamang paggamit ng hazard lights. Nag-park sa alanganing lugar. Yan, pwede yan. Ayan pa isa. Yan ang tamang paggamit ng hazard lights. Hindi yung moving ka naman. Wala ka naman pasyente, ginagamit mo. Ayan pa isa. Yan ang tama.